Hello, what's up guys? This is Vance and you are watching Makimi Channel. For this video, we will have other tips and tricks para sa dama at checkers. Pero bago yan guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at itap na rin ang notification bell para maging updated sa mga bago kong videos. Lalong-lalo na sa dama, checkers, chess at iba pa. Lalo na sa technology rin. So ngayon guys, ang tips and tricks ko ngayon sa dama ay about kung ano ba ang best na counter moves para sa possible movement ng opponent. All possible movement ng opponent. So, mangyari lang ito guys, ang counter moves na ito, kapag ang first move ay galing sa opponent. So ngayon guys, tingnan natin yung board. So narito yung board guys. So try natin lahat ng possible movement ng opponent. Pero hindi tayo mag-dig deeper guys. Kasi para isa-isahin natin next video para mas maintindihan natin at mas madali tayong matuto. Ngayon guys, try natin yung first move. So dito tayo start sa piece na ito. Hanggang dito. So first move, dito tayo. Dito yung opponent, ibig kong sabihin. So ano ba ang best counter move na gawin natin kapag dyan yung opponent? So ang best movement dito guys ay dito sa gilid. So bakit ba sa gilid? Upang ma-stop natin yung pag-enter ng opponent sa ating base. So kapag maka-enter niya yung opponent sa ating base, merong posibilidad na magkaroon silang advantage at makontrol yung base natin. So, yan yung dapat natin gawin. So, next possible movements ay dito yung opponent. So, ano ba ang ating gawin kapag dyan yung opponent? Ang possible nating movement kapag dyan yung opponent ay dito tayo. Yan yung best possible movement kapag dito yung opponent. So, sa third possible movement ng opponent ay dito. So, ano ba ang counter move na dapat natin gawin kapag dito? So meron tayong dalawang option dito. So first option ay dito. So yan yung first option possible counter moves. So bakit nga ba dito yung first possible counter moves? Upang ma-stop yung pag-control ng opponent sa center. Kasi alam naman natin guys na ang gustong gawin ng opponent ay ipa-capture ito. Capture tayo. Capture at mag-forward siya. At kapag naka-forward na siya, mahirap na yan. Kahit anong gawin natin, nakakapag-advantage na siya. Kaya ang kailangan natin gawin guys, sa pinakita ko, kapag dyan yung opponent, i-cover na lang natin para ma-stop yung movement nila. So ano ba yung second possible movement na gawin natin dito? So yung second possible movement guys, dito ay dito tayo sa gilid. So, hindi ko na-explain yun, guys. So, next time na kapag may video tayo na one by one nating i-explain. So, ang next possible movement ng opponent, guys, ay dito na naman. So, itong piece na ito, dito. So, ano ba ang best counter moves na dapat nating gawin? Ang best counter moves na nating gawin ay dito. Slight advantage lang ito, guys, pero maganda na rin. Kasi meron tayong chances na makapag-advance dito. Diyan. So, ang kailangan natin gawin kapag dito yung opponent is mag-slight advantage tayo dyan. Tapos, next movement, next possible movement ng opponent ay dito. So, kung dito yung possible movement ng opponent, so, ito yung pinag-move natin kanina, ngayon, ito na naman yun. Mag-slight advantage na naman tayo. So yun yung gamitin natin para makapag-slight advantage tayo mamaya kapag nagkamali yung opponent. So, dito na tayo sa second to the last possible movement ng opponent. So, ang second to the last possible movement ng opponent ay dito. So, kapag dito yung opponent guys, ang possible movement na dapat natin gawin na counter move ay dito. So, yan yung counter move para dyan. At huli sa lahat guys, ito ang isa sa pinakamagandang opening. Isa sa tatlong pinakamagandang opening sa lahat.
So, kung ang opponent ay mag-move dito sa gilid. So, ano ba ang dapat nating gawin kapag dyan mag-move yung opponent? So, ang best counter moves dyan, guys, ay ito papunta sa gitna. Bakit naman ganun, guys? Upang makapag-advance tayo, guys. At kapag magpunta siya dyan, meron na tayong mga backup. So, kapag dito naman yung opponent, guys, pwede nating ipa-capture lang dyan para makapag-advantage pa rin tayo. So, yun lahat ng mga counter moves na dapat natin gawin, guys. Kapag nag-play ng dama, lahat ng mga possible movement ng opponent, kapag yun ang pinag-move ng opponent, yung mga counter moves na pinagsabi ko sa inyo at pinagturo ko, ay yun ang ipag-move nyo para makapag-advantage kayo. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa inyong panunood at sana meron kayong natutunan, marami kayong natutunan tungkol sa ano ang best counter moves na i-move natin kapag ang opponent ang mag-first move. So, yun lang, guys. Thank you very much for watching. Once again, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-leave comment below kung may request kayo or magpa-shoutout kayo. At itap na rin ang notification bell para maging updated sa mga bago kong videos. Yun lang, guys. Thank you very much for watching and have a good day ahead.